Kasama natin si Brother Daan Inabale. Siya po ang minister ng Members of the Church of God International o MCGI. Para mo dito sa libreng groceries. Ayan. Sa Las Piñas. Ano kaya ito? Bukod sa Las Piñas kaya sila kaya eh magpapalipat-lipat ng mga lugar. Oo nga. Malaman natin. Brother Danny, good morning. Brother Danny. Good morning po, Ma'am Susan, and good morning po, Sir Mark. Yeah. Yes, good morning po. At of course, magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay dito sa inyong palatuntunan. Oo, siyempre. Ito yung nakita namin to kasi nag-ano din to sa social media. Viral. Oo, nag-viral din. Brother Danny, bakit yun naisipan na mamigay ng mga groceries? Ayan. Especially, ayan, ang una siguro, dyan nga, bakit Las Piñas ang napili ninyo? Thank you so much po, ma'am. Grateful po kami na nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na kahit papaano ay makapagbigay pa ng dagdag information sa ating mga kababayan. Actually, hindi po ito sa Las Piñas lang. Ooh. Ito po ay ginawa po namin ito. Ang grupo po ng MCGI, which is the Church of God International, isang global outreach, parang ganun po. Na ito yung sabayan na ginawa natin sa buong mundo. Actually, ang atin pong location, ma'am, ng ating mga pre-store ay umabot po tayo ng 2030 plus na mga sites. 2030 po. Kasabayan po yun. Hindi kasabay nung sa Las Piñas, saan pa pong dapat. Paano nyo dinidetermine, Brother Danny, yung saan kayo mamimigay ng ganyan, ng libreng grocery? Actually po, Ma'am Susan, ang atin pong pag-determina ng ating mga magiging recipient ay katandem po natin, of course, yung LGU. Ang LGU ang pinaka-the best agency na pwede nating dulugan para yun pong aming goal na sa maliit na paraan ay maging katulong ng ating pamahalaan. Dahil talaga namang given fact na hindi naman po talaga kayang tugunan ng ating gobyerno ang pangangailangan ng lahat ng sabihin pananag nating mahirap na lamang na level kagaya po natin, hindi talaga kaya ng gobyerno. So sa ganun pong punto, actually Ma'am Susan, Sir Mark, ito po ay matagal na naman namin ginagawa internally na sa kapatirang MCGI. Ay umiiral na po ito decades ago. Pero nito lamang pong pagpasok ng pandemics ay na-highlight namin ang parang mas malaking programa para tumugon doon sa campaign ng ating gobyerno na tumulong sa pag-aabot doon sa mga talaga namang nakikita nating dahop at nangangailangan. Dahil po doon ay nagkaroon po ng isang parang malaking pagnanasa si Kuya Daniel Rason na gawin natin itong mas malawak. At yun nga po, nagkaroon tayo ng week-long na feeding program plus yung pre-store plus iba pong mga programa pagaya ng mga pagbibigay ng mga munting puhunan na pinagsasama-sama para sa maliit na paraan ay makatulong sa mga nangangailangan. Ang target po natin dito talaga, yung talagang mga nangangailangan. Yung kababayan natin na kapos na kapos. Yes, ma'am, opo. Mm-hmm. Ano po ang ano niyo, Brother Danny, ano po ang sistema ng pagbibigay? Kasi para nakita lang ho namin dito ay parang get everything for here for free. Walang babayaran kahit piso. So, ano to? Walk in ka lang, Brother Eddie, and then kuha ka hanggang mapuno mo yung iyong basket o ganyan. Paano ho ba sistema? Opo, ganito po yun ang ating ginawa. Meron po tayong mga ibinigay na mga coupon or sub. At ito po ay mayroong parang correspond na amount na yun ang iyong pwedeng i-shop doon sa free store. Pero ang ating pong ang ating kasukasuan nito ay nasa LGU. Binigay po natin sa mga local government units. Sila kasi po, ma'am, yung nakakakilala ng talagang nangangailangan sa barangay. Sila na po yung ating pinagpasya kung sino ang karapat dapat bigyan. At nakita naman natin na talaga namang tagumpay tayong matarget natin talaga, makuha yung talagang target natin na mga nangangailangan nating kababayan. Magkano po yung mga coupon? Ang coupon po nating pinamiligay, naglalaro po yun sa may worth to 500, 1,000. Yun po ang isa shop nila. Kaya pwede nilang yung huwag nilang ubusin sa susunod na
na pagbubukas ng freezer, magagamit nila uli yun, hanggat hindi nila nauubos yun. Basta kung ano po inapunta sa kanila, depende po yun doon sa discernment noong LGU. So, ang didetermine na kung magkano ang ibibigay doon sa isang tao ay ang LGU pa rin. Yes, Ma'am Susan. Opo. Okay. Kaya grateful po kami doon sa lahat ng LGU na kinakipag-cooperate po sa amin. Mm-hmm. So para augmentation nito, yung mga binibigay na ayuda ng LGU ay kung hindi ay kung hindi sapat, meron silang pambigay na coupon na galing naman dito sa MCGI. Sa kanila kasi parang groceries na ito. So ako ikaw ay nakatanggap ng ayuda na 1,000 piso, at least kung may paggagamitan ka na, may mga babayaran ka or what. At yung bibigay na makukuha mo naman dito, yung groceries na. At saka may choice ka. Kung ba, nakakuha ka ng 500 o 1,000, gusto mong i-menos lang doon sa voucher mo ay puro bigas. Oh. Pwede naman yung brother Danny, ano, makakapili siya ng kung ano yung necessity niya. Yan man ay sardinas o bigas. Yung talagang pang-tawid ng kanilang pagkain. Brother? At meron lang po kami parang maganda din tinitignan dito. Hindi lang yung makuha nila yung correspond ng kanilang coupon, kundi mayroon po kaming maliit na slogan doon na tinatawid din sa kanila na get what you need and not what you want. Kasi ang tao, marami po man susan. Importante yan talaga. Get what you need, yes, lang ma'am. Naman. Hindi yung pati yung gusto mo. Ano lang yung kailangan mo. Dahil sa panahon ngayon, halos lahat naman ay may pangangailangan. Yes, ma'am. Diba? At sa ganun pong punto, ang ibig po namin sabihin, mamulat tayo na iiwan na natin yung ating pag nakahawak ng konting pera ay 1 billion millionaire. But mabudgetin mo na yon yung talagang kailangan mo. At nakakatuwa nga po ang naging respond ng ating mga kababayan na talagang binudget nila yung kailangan nila na alam nilang essential. Yun po ang aming ikinatuto at salamat po sa Diyos. Ano ba yung nasa grocery? Ano nyo, mga pagkain lang? O meron din kayo mga pang hygiene? Ano ba? Toothpaste, sabon, shampoo? Meron din ganun po, brother? Yes po, ma'am. Lahat po halos nung nakikita natin sa grocery from mayroong damit, mayroong mga dry goods, mayroong mga wet. Ano yan? Talagang parang ano kayo, brother? May parang store talaga or mobile store ba to? Hindi po masasabing mobile. Actually, yun po ay hinahanap natin ng isang venue. Usually, ang ginagamit po namin upon the permission, of course, ng LGU, yung mga multi-purpose na mga barangay hall na yung open para hindi po tayo masyadong of course nandiyan kasi ang pandemic eh yung coronavirus nag-iingat tayo doon sa mga closed na lugar kaya po usually doon natin naglalagse-set up po kami doon at tinitiyak natin na ito ay masusunod natin yung palatuntunan ng ating gobyerno ng pagsunod doon sa health protocol po natin, yung basic na pinahihiram. Ngayon nga rin tatanong ko kasi paano din yung ginagawa nila. Siyempre kung magsabay-sabay yung tao, kaya kung gano'ng kalaki yung inyong lugar o lima-lima lang ba ang pwede sa loob ng grocery at one time, mga ganun ho at kayo meron ding mga marshal na magpapatupad ho ng protocol. Kasi dapat siyempre kahit nandun sila sa loob, dapat may distancing pa rin yun. At may mask pa rin sila. May ganun ho kayo, brother. Opo, Sir Mac, opo, totoo po yun. Strictly pinatutupad po natin ang ating pinaka-health protocol na kailangan, face mask, face shield, at saka po yung body temperature pagpasok doon sa venue. Of course, sa labas, may pila sila. Yun naman pong LGU ang nagmamanage ng kaayusan po doon at sila naman yung nagme-maintain ng social distancing pa rin. But pagpasok doon sa venue, yun po ay may mga kasama na po tayong news and rescue. Actually, may mga kasama po din po tayong doktor na pwedeng madulugan if ever na halimbawa ay hindi po masayo kung yung kanyang temperature, bad temperature ay medyo alanganin, ipinapasa na po agad natin yun doon sa ating mga kasamang doktor para ma-assist na at maibigay na sila doon sa kinaukulang ahensya. Dito sa last year, Brother Danny, ilan mong pamilya ang nabigyan nyo na? Ano ba to? Barabarangay lang ba to? O talagang kung ikaw ay Tagalas Piñas at natukoy ka ng LGU na dapat ay maging recipient ka nito, ilan ho ang makikinabang diyan?
Actually, ma'am, hindi ko lang po alam particular ang eksaktong bilang ng Latinas, but as of yung natapos yung aming week-long na program na yan, na programa, umabot po tayo yung 2030 plus na source, ay nagkaroon po tayo ng recipient ng 77,558 and yan with a total of 1.4 million na recipient. Ito ay maganda rin pag-usapan, Susan. Ano? Kasi alam naman din natin na, di ba, nagkaroon tayo ng SAP 1, SAP 2, SAP 3. Lahat naman ng LGU na nag-submit ng kanilang mga indigents, kung tawagin yung mga mahihirap talaga sa lugar nila, hindi naman talaga rin kayang bigyan lahat ng SAP. Di ba? May mga barangay na nag-submit ng 10,000 poorest of the poor family, pero 6,000 lang. So siguro, ay magandang ehemplo yung ginagawa ng MCGI na yung kakulangan na dito sa mga SAP, sa ayuda, baka naman pwedeng kaya ng mga pribadong sektor na merong sobra o merong kapasidad na mag-organisa ng mga ganitong ayuda para nang sa ganun ma-cover natin lahat ng nangangailangan. Sana ganun, brother. May ganun ho ba kayong sistema, brother, sa pakikipag-ugnayan nyo sa LGU na sana yung mabigyan ng voucher ninyo na galing sa inyo ay yung hindi na ho na-accommodate ng ayuda na galing ho sa gobyerno? Yes, sir. Opo. Yun po talaga ang ating main concern, yung mga taong hindi nagkaroon ng chance makakuha ng ayuda. But siyempre po, ang atin pong pagpapasyalan ay nasa barangay, nasa LGU. Kaya sila po yung ating nagiging pinaka katulong sa pagbibigay ng mga sub sila kasi ang mas nakakakilala. So balit, nakakatuwa nga po, kaya siguro nabanggit ko kanina na maidagdag na lang po namin, ma'am sir, na awa ng Diyos, wala namang untoward na incidenting na ganap doon. So week-long activity na yon. Dahil sa naipapaliwanag po natin at sa tingin namin, lahat naman ay inspired, nakikita nga po namin yung pagbibigayan sa maikling edukasyon o halimbawang ating ipinakikita, ang tao ay pwedeng mag-behave alinsunod lang sa kanilang nakikita ng siguro na pagnanasa ng mga taong mga ngasiwa na malingap sila hanggat maaari. Kaya po, walang tulakan, walang away, walang palyahan. Nakikita natin minsan dati pag ganyang ang hirap kumpirmahin. Oo. Yes, ma'am. Opo. So, pero awa ng Diyos po. Nangangasiwa yan eh. Paano magkakaroon ng kaayusan eh, di ba? Yung hindi nagkakasakita, nagbabalyahan, di ba? Opo, ma'am. At yun naman po yung ating tinatanaw ding utang na loob course sa Panginoong Diyos at sa mga local government unit na ating kasama. At nandun din naman po yung ating bibigay ng konting paalala na ito ay hindi sasapat sa pangangailangan ng kabuuan ng tao, subalit ito'y magmaring magsilbing pattern o gayaan para tayo ay magtulong-tulong sa ganitong panahon. Sa panahon na ito kasi dapat ang goal mo is to help, hindi ikaw ay magkamal. Yes, ma'am. Opo. Sinabi mo. Diba? Panahon na ito ng pandemya, hindi mo na dapat anuhin na ikaw eh. Makalamang pa sa kapwa mo, magkamal ka. Ikaw ba'y magiging masaya kung ikaw ay nagkakamal habang nakikita mo na mga kababayan mo ay namamatay sa gutom, di ba? Walang mga pampagamot, di ba? Yung ganun mo ba? So, sana napakaganda na ganyan yung nagiging attitude natin gaya ng ginagawa ni Brother Danny na instead of maglamang, pagkakitaan, eh tumutulong at na nagbibigay. Di ba nga, brother? Brother? Opo, ma'am. Konting pagtutuloy po lamang. Ang damang behind this project ay dalawa lang po naman, si Brother Eli Suriano at si Kuya Daniel Razon. Sila po yung talagang nag-conceptualize ng project na ito. At nung na-conceptualize na nila, nilahad nila po sa council at naging overwhelming naman po yung tugo ng kapatiran. Ang layo niya. Yes, ma'am. Kasi na maglalabas ng tulong. Oo, ay magtumutulong. Bakit mo titignan ng masama yan, di ba? Wala yun. Hindi na nagmamatter kung ano yan. Basta ikaw ay, ang intention mo ay maganda sa kapwa, eh ano yan? Welcome yan. Paano po, Brother Danny, bali yung mga medyo may kaya po ninyong mga kasamahan,
siya naman po ang inyong nilalapitan para ho ihatid naman sa mas nangangailangan. Ganun ho ba ang mekanismo? Actually po, Sir Mark, hindi po ganon. Paano po? Ang amin po ay anybody can share. Okay. Kahit mayaman, actually mas nakakatuwa po, mas maraming kapatid na mahirap ang talagang sila ang nagdadala. Kasi po, hindi naman kami yung parang magtotoka sa members naming may kaya. Hindi, sila yung magkukusa na magdala doon sa ating pinaka center. Okay. At yun po ang babahaginin. At bilin nga po ni Kuya Daniel, na ito ay ating ipamiligay sa nangangailangan. Walang kikilalaning paniniwala, pananampalataya, walang pipiliin, at wala tayong itatangi. Lahat ng maabot natin ay dapat tigyan. Ayun, parang ano, pitching, parang ano, yung bayanihan, ano, maglagay kayo rito at ito ipapasa natin sa mas nangangailangan pa. Yes, sir, opo. Sana ay magtuloy-tuloy ang inyong magandang gawain na yan, Brother Danny, at talaga naman sa nakikita natin ngayon, matagal-tagal pa ng ating mga mahihirap na kababayan ay mga ngailangan ng tulong dahil wala pa tayong nakikita ng end dito sa ating kinakaharap na pandemya. So, mag-iingat po kayo ha, Brother Danny. Ingat po kayo at salamat po sa mga ganyang efforts. Salamat po, Brother Danny. Okay, thank you so much po, Ma'am Susan, Sir Mark, sa inyong malaking puso na kami po ay makapanayam dahil ito'y kailangan namin na maipaliwanag yung layo ng ating gawain ito ng MCGI sa pangangasiwa po ni Brother Eli at ni Kuya Daniel na layunin natin sa maliit na paraan ay makatulong tayo. Of course, ang atin pong pinakamalaking pag-asa sa panahon ito ng ating kasalukuyang kinalalagyan ay yung malaking tiwala sa magagawa ng Panginoon. Kaya sa lahat po ng bagay na ito, salamat sa DZBB, kay Mang Susan, opo, salamat po kay Sir Mark. Pagpatuloy pa ninyo ang magandang gawain. Salamat po, Brother Danny.